sa pakising sa umaga, iba kong nauuna ka. Sa pagpangon pa lamang, ipang-iba kong nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sabisyong totoo ang lang. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Napanatili ng Tropical Depression Isang ang lakas nito habang nasa Philippine Sea ayon sa PAGASA. Kaninang alas 4 ng umaga, nakita ang sentro ng bagyo sa layong 1,110 kilometers east ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot hanggang 45 kilometers per hour, may bugsong nasa 55 kilometers per hour at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala pa rin nakataas na tropical cyclone wind signal sa kahit saang bahagi ng bansa. Sa latest track ng PAGASA, mababa ang tsansa ng maglandfall ng bagyong Isang. Posibleng nasa labas na ito ng PIR bukas o sa Linggo. Dahil malayo sa kalupaan, walang epekto sa bansa ang bagyo. Easterlies ang patuloy na umiiral sa buong bansa ayon sa PAGASA. Kaya posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila mamayang hapon o gabi. Maghapon namang may tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa mga rehiyon ng Northern at Central Luzon at Bicol. Posible rin ang buong araw na ulan sa Visayas. Mula hapon hanggang gabi naman, uulanin ang malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang malalakas na ulan sa hapon, kaya pinag-iingat ang mga residente sa banta ng flash flood at landslide. Naglabas na ng desisyon ng IATF simula po bukas hanggang katapusan ng Agosto. Modified Enhanced Community Quarantine na ang iiral sa NCR at Laguna. MECQ pa rin po naman sa Bataan simula August 23 hanggang August 31. Lahat po ng authorized persons outside of residence o APOR po pwede pa rin lumabas sa MECQ. Ang mga establishmentong pinapayagang mag-operate sa ECQ, papayagang mag-operate ng full-on site capacity sa MECQ. Pero may mga bawal pa rin pong tulad ng indoor at outdoor dine-in services. Gayun din po yung personal care services tulad po ng salon, parlor, or barberia at nail spa. Virtual lang din po ang mga religious gatherings. Nauna nang sinabi ng ilang mayor sa Metro Manila na pabor sila sa MECQ. Pero ayon po kay dating Special Advisor para sa National Task Force for COVID-19, Dr. Tony Liachon, may 15,000 bagong kaso kada araw sa NCR at may banta pa ng Delta variant. Mas mahirap daw kung hihintayin mo nang dumami ang mga mamamatay at babalik na naman sa ECQ ang NCR. Hindi rin daw tamang panahon ang pag-relax ng quarantine ngayong may bahid sa imahe ng Department of Health. Wala pang reaksyon dito ang DOH at ng IATF. May nakalaang 45 billion pesos sa 2022 budget para sa booster shots ng mga bakuna kontra COVID-19. Pero ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ito ay nasa ilalim ng unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, magkakaroon lang ng booster shots kung makakahanap ng pagkukuna ng pondo ang pamahalaan. Pero pwede pa raw yung baguhin ng Kongreso. Pinag-iisipan na rin ng Department of Health na isama ang COVID-19 booster shots sa kanilang 2022 budget. Pero hihintayin muna nila ang rekomendasyon ng mga eksperto. Sa isang joint statement, sinabi ng U.S. health officials na bagamat epektibo laban sa malubhang sakit at pagkamatay sa COVID-19 ang mga bakuna, malinaw daw sa datos na nababawasan ang proteksyon ng bakuna habang tumatagal. Pero ayon sa WHO, dahil sa limitadong supply, mas mainam na unahin muna ang mga wala pang bakuna kaysa ang pagbibigay ng booster shots.
Isa na namang hindi naka-face mask ang sinita ng mga otoridad. Nang lapitan, na-discovering may mga itinatago pa palang kontrabando. May unang balita si Chino Gaston. Nasita ng rumorondang mga pulis ang sospek na si Jamoran Kayaggag dahil hindi naka-face mask habang naglalakad sa barangay Lower Bikutan, Taguig, dakong alas 4 ng hapon. Imbes na isusuot niya, tumalikod lang siya, parang nagmamadali pabalik. So doon naghinala ng ating pulis at kaya hinabol. So nagkaroon ng body freeze. Matapos kapkapan, isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos, isang granada at isang .38 caliber revolver na may apat na bala ang nakuha mula sa sospek. Sa tactical interrogation ng mga pulis, inamin daw ng sospek na napilitan siyang magbenta ng droga dahil wala siyang natanggap na ayuda mula sa gobyerno ngayong ECQ. Pero nang makausap namin ng sospek, itinanggi nito ang lahat na paratang laban sa kanya. Wala, hindi ko akin yung inaan. Nasampahan na siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, illegal possession of explosives at firearms at hindi pagsunod sa minimum health protocol ng lungsod. Iyan ang unang balita. Chino Gaston, buong puso para sa Pilipino. Hindi natuloy ang pag-uwisa na ng ilan pang Pilipinong naiipit sa Afghanistan dahil sa mga aberya at tensyon sa airport. Kwento ng mga Pinoy, hirapan sila. Hindi may kakailang mas miserable ang pinagdaraanan ng mga naiwang Afghan. May unang balita si JP Soriano. Sa kuha ng isang Afghan at isang Pinoy sa Kabul, nagkumpulan ang mga Afghan locals at Taliban sa kalsada papuntang Kabul Airport. Para sa kanilang seguridad, itatago muna namin sa pangalang Leo, ang isa sa mga OFW na 7 kilometro ang nilakad, bit-bit ang kanilang bagahe papuntang airport. Ayun, ang dami mga locals nga na, you know, nakikiusap sa amin, can we come with you, ganun-ganun, yung mga pakiusap nila. Natatakot nga daw sila ngayon sa bagong ano. Talagang gusto talaga nilang makaalis. Family-family nga yung sumasabay sa amin. Ang lalit na mga bata, mga babae. Pero pagdating malapit sa airport, nagkaroon pa ng aberya. Hindi kami natuloy kasi nga iba-iba yung instruction nila. Hindi kami makapasok sa airport din kasi nga wala kaming escort. No? Hindi naging maganda yung kanilang instruction. So ang tendency kami yung mag-supper at kami medyo alam mo, malabi sa panganib. Nag-stay kami sa isang lugar, inintay din namin yung pagdating ng mga iba pa na 24 na OFW na kasabay dapat namin. So din na nangyari, hindi doon natuloy. Wala pang tugon ang DFA kaugnay sa umano'y problema sa koordinasyon. Pero sa situation bulletin na inilabas ng Department of Foreign Affairs, dalawang beses daw sinubukang idikas ang mga natitirang Pilipino sa Afghanistan. Pero hindi raw naging matagumpay dahil sa pagkakansela sa lahat ng commercial flights. Sabi ng DFA, lahat daw ng mga Pilipinong nananatili sa Afghanistan ay pinapayuhan pa rin maging handa sa pag-alis anumang oras at bumiyahe papuntang airport, dala ang kakaunting bagahe. Ito ang unang balita, JP Soriano, buong puso para sa Pilipino. Mahigit 1.2 million pesos na halaga ng hygiene kits na binili ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pinunaan ng Commission on Audit. Kaugnay po niyan, makakausap natin si OWA Administrator Hans Kakdak. Magandang umaga po sa inyo. Sir, si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie, sa inyong mga televiewers. Magandang umaga rin po. Mga hygiene kits, sanitary napkins at thermal scanner na hindi naman binili sa butika, kundi sa construction and trading company raw. Pakipaliwanag lamang po, Administrator. Okay, simulan ko lang, Connie, sa konteksto. No? Ito ay bunsod ng full audit ng Commission on Audit for fiscal year 2020. Yung audit kinondak for three to four months early this year. 8.9 billion ang ginugol ng OWA noong 2020 sa ating mga programa at serbisyo, food, transport, accommodation, mga scholarship, livelihood, ganyan. At sabi ng Commission on Audit, pasado kami, unqualified opinion, the highest audit standard rating yan ng COA, unqualified opinion, ang 99.9% ng aming 8.9 billion na ginastos. Ito na lamang ang naiwan, yung 1.2 million. Mm-hmm. Okay. Ang mabibigay kong ulat patungkol dito ay kahapon, nagtungo sa aming tanggapan at pinuntahan ko rin mismo itong MCR Construction and Trading. Mm-mm. Sila ay lumipat
sa isang lugar na parehong barangay, pero medyo mahirap din hanapin, aaminin ko. Pero napunta, na-locate namin sila at may mga litrato nga akong ipinakita, sinare sa inyong staff. Ayan yung pagpunta nila sa aming office kahapon. Dalawa silang may-ari ng MCRJP Construction and Trading, si Rafael and Joanna Blanco. Ayan yung pinuntahan ko yung opisina mismo nila sa Malibay, Pasay City. And then yung isa dyan may kuha ng kanilang business permit. Okay, hindi sila hardware. Sila ay trading and supply firm. Okay. Meaning, pagka may gusto kang goods, general merchandise, basta kaya nilang bilhin at kaya nilang i-deliver, they will commit to purchase and deliver for you. Tapos, dadali nila sa inyo. Okay? Yung nalinlang lang siguro ang COA sa word na construction, kasi nandun yung word na construction sa kanilang pangalan. At sa pagkakapaliwanag nila, ay nung unang, kasi 2008 pa raw sila, at nung una talagang construction supplies kasama sa kanilang pinapurchase. So, para sa mga hardware. Pero hindi po sila hardware. Hindi rin ang galing sa amin yung bansag na hardware sila. Siguro ito yung conclusion na lamang na isinagawa. Mm-hmm. Dahil nga merong word na construction sa pangalan nila. So, they are in Malibay, Pasay City, and last night we have reconciled all the invoices, no? Actually nasubmit din naman lahat ng invoices sa COA, kaya lang nung hindi nahanap ng COA ay nadismayado na sila. So right now we are coordinating, we will coordinate with the COA about this matter para ma-reconcile na ito. Mm-mm. At matapos na ito, Connie, kasi kawawa rin yung mga tauhan natin na 99.9% nakapasa unqualified opinion sa COA audit. And it's just unfortunate na umabot sa ganito. No? But rest assured, magpapaliwanag kami in a fuller report to the Commission on Audit. Okay, at least nalinaw po yan. Ano? Pero sinabi nga ho ni Deputy Administrator Faustino Sabares III na talagang paninindigan niya itong naturang purchases na ito. So with this development na sabi nyo nga na kausap nyo na yung mismong may-ari, naklaro na ito. So wala na ho siyang magiging pananagutan, sir? Well, yes, kasi ito ay pagsasubmit na natin sa Commission on Audit. But of course, we will have to sit down with the Commission on Audit, no? Parang mini audit process na itong uli na isasagawa natin para suriin uli nila yung mga dokumento. Dagdag ko lang, ano, yung sa sanitary napkins. Of course, kailangan yan. Isa yan sa mga kabilang ng hygiene kit. By the way, yung hygiene kit, hindi lamang sanitary napkin. Merong sabon, merong shampoo, may toothpaste, may toothbrush, yung hygiene kit na kumpleto. Ngayon, yung sanitary napkin was purchased at 32 pesos. At kaya pala ganun, kasi sabi ng COA ay 6 to 8 pesos lang, kaya pala ganun ay packs, pakete, yung binili namin. Mm-hmm. Packs of 8. I see. So, 32 pesos ng mga 4 pesos. Na make sense nga naman bakit kami bibili ng tingi, di ba? Parang ano yan, bottled water yan eh. Bakit yes. kami bibili ng paramihang isa-isang bottled water kaya naman bubili ng case. Tama. Di ba? So siguro nagkaroon lang ng misunderstanding. Baka ang nalagay dun sa item ay one piece. Mind namin yung one piece is one pack. Pero ang dating sa audit ay one piece is one piece. Uh-oh. Isang gampira. At least nakaklaro, so, ano? Lahat to i-reconcile natin, Ms. Konya, relatively, no, as compared to the 8.9 billion, itong 1.2 million. Kung na-hurdle namin yung 8.9 billion sa audit, itong 1.2 million ay talagang isasara na namin sa audit process with the COA. Oo. Ito ho, maiba naman tayo. Dito ho sa nangyayaring kaguluhan sa Afghanistan. Makikibalita kami, baka meron ho kayong update sa repatriation ng ating mga kababayan? Okay. Dumating na, 3 days ago na, mga 4 days ago, yung first batch, yung 35 na dumating. Ano, dinalaw po sila sa hotel 2 days ago. They are safe and sound. Okay naman sila. At pinaliwanagan ko rin sila ng mga welfare services natin, financial assistance, livelihood, scholarship, kanya. Ngayon, sabi ng, we are coordinating with the Department of Foreign Affairs sa pinag-utos ni Sec. Bello na mag-coordinate sa kanila. At yung bilang ng OFWs doon ay 135, and with 35 having arrived 4 days ago, there are about less 100 or less than 100 remaining. So alam ko, dinaline up ngayon ng DFA ang pangalawang flight.
Antabayan na natin. Alam ko malapit nang maisaayos itong pangalawang repatriation flight, the second batch. Okay, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Unang Balita, Third. Thank salamat, you. Salamat, Connie. Salamat. Salamat sa lahat. Yan po naman si OWA Administrator Hans Kakdak. Muling nabuhay ang usap-usapan tungkol sa pagkakaroon ng absolute divorce sa Pilipinas. Mm-hmm. Ito'y matapos maaprobahan sa House Committee on Population and Family Relations ang panukala para rito. At ipinunto nga ho ng mga nagsusulong sa panukala na sa Pilipinas na lamang hindi pinapayagan ang absolute divorce bukod siyempre sa Vatican. Isasalang na ho sa plenaryo ang panukala para pagdebatihan ng mga mambabatas. Ano kaya ang masasabi ng ating mga kapuso online, Ivan? Aba, siyempre, samot-saring opinion, Connie, ng ating mga kapusong netizen ang kanilang pinadala. Halimbawa, itong si Evangeline Delgado, pabor daw siya sa pagkakaroon ng divorce. Kung hindi na raw worth it ang pagsasama, huwag nang ipilit. Mas mabuti raw na mag-divorce na lang, lalo na kung may mga anak na makikita ang pagtatalo ng mag-asawa at pag-usapan na lang ang sustento sa mga bata. Sang-ayon din dyan si Zarina Sanggalang para raw makalaya na mga nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang mga asawa. Sabi naman ni Wena Madalang, depende yan sa sitwasyon. Kung wala na raw respeto at pagmamahal at apektado ng mga bata, mas mabuting mag-divorce na lang. Tutol naman sa divorce si Allison Van, sagrado raw ang kasal at baka dumami ang mga broken family. Dagdag pa niya, wala namang perpektong mag-asawa. Alamin daw dapat ang problema ng isa't isa at mag-focus kung ano maaaring gawin para sa ikabubuti ng pamilya. Hindi rin pabor si Cheng Bagayan sa divorce kung kaya para ayusin at pag-usapan na lang ang problema ng mag-asawa. Para man kay Tintin Pineda, mas mabuti raw kung gumawa na lang ng batas na magpaparusa rin sa mga kabit. Kaya karamihan daw kasi ng problema mag-asawa dahil sa third party. Pinaiimbestigahan na ng DILG ang party na inorganisa umano ng isang mambabata sa Camotes Island kung saan may mga nalabag na health protocol. Ayon naman kay Cebu Governor Gwen Garcia, MGCQ pa lang sa Cebu noong idinaos ang party kaya't pinapayagan pa ang ganoong aktibidad. May unang balita si June Veneracion. Sinong mag-aakalang merong pandemya kung ganito ang makikita? Mga nagsasayawan at nagkakasiyahan na walang suot na face mask. Nangyari ito sa isang resort sa bayan ng San Francisco sa Camotes Island, Cebu, noong July 10. Ayon sa residenteng nakausap ng GMA News, mga hindi taga-bayan ng San Francisco ang mga nagkakasiyahan. Maliit lang daw ang kanilang lugar kaya magkakakilala ang mga residente. Ang party na ito nangyari raw sa pagtatapos ng inorganisang fun run at fun ride ni Congressman Duke Frasco ng 5th District ng Cebu na nakakasakop sa Camotes Island. Noong panahong yon, nasa ilalim ng pinakamaluwag na Modified General Community Quarantine ang Cebu at pinapayagan naman ang outdoor non-contact sports basta't susunod sa health protocols. Sa Facebook page ng Congressman, may mga larawan ng isinagawang fun run at fun ride kasama si Congressman Frasco, pati na mga paraffle noong gabing yon. Isinagawa raw programa para buhayin muli ang turismo sa isla na naapektuhan ng pandemya. Ang DILG may natanggap na reklamo dahil sa isinagawang programa. Sinisisi raw ito ng ilang residente kung bakit dumami ang kaso ng COVID-19 sa isla. Base sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa Department of Health, mula July 10, ang araw kung kailan nangyari ang event, hanggang August 16, 125% ang itinaas ng COVID cases sa San Francisco. Secretary Anyo already directed our regional director Leo Trovella sa Cebu to verify and investigate. Yan pong nasabing allegedly na fun run di umano na nangyari sa Camotes Island. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Guillermo Eleazar, tatalima sila sa direktiba ni DILG Secretary Eduardo Anyo na imbestigahan ang insidente kung saan maaring nalabag ang minimum public health standards at posible yung naging super spreader event. Tatlong araw na naming pinapadala ng text message at tinatawagan si Congressman Duke Frasco, pero wala kami nakukuhang sagot mula sa kanya. Sa ulat ng Cebu Daily News, ipinagtanggol ni Cebu Governor Gwen Garcia si Congressman Frasco na asawa ng kanyang anak. Sabi niya, ginarap ang event noong July 10, noong panahong MGCQ pa ang Cebu at pinapayagan naman ang ganong aktibidad. Tingin niya, malisyoso raw ang nagpakalat ng video na tila raw pinapalabas na ngayon nangyari ang event. Posibleng may kaugnayan daw ito sa politika, lalo't palapit na ang eleksyon.
Wala sa Camotes Island nung araw ng event ang mayor ng San Francisco na si Alfredo Arquiliano Jr. Bago raw niya inaprubahan ang pagdaraos ng Friendship Ride, mahigpit ang bili nila sa mga organizer na dapat masunod ang health protocols. Wala na akong personal knowledge dun kasi I wasn't around during that time. So, with regards to that, siguro mas buti hintayin na lang yung resulta ng investigasyon. Iyan ang unang balita. Jun Veneracion, buong puso para sa Pilipino. Sa linggo na, mapapanood ang laban ni Senador Manny Pacquiao sa Las Vegas, USA. Ito na kaya ang huling laban ng pambansang kamao? It might be my last fight or there's more. We can, one at a time. Good thing that here's Ogas want to challenge me and in the ring for the WBA championship. And it good thing that we can settle it down, the dispute about the WBA belt. Sinabi po yan ni Pacquiao sa final press con nila ng makakalabang Cuban boxer na si Yordenis Ugas. Si Ugas naman, kumpiyansa na hindi siya mana-knockout ni Pacquiao kahit pa last-minute replacement lamang siya kay Errol Spence Jr. na nag-withdraw dahil sa eye injury. Sí, otra vez he tomado pelea con antelación. Siempre he ganado. El primera vez que está en esta situación. Aún así, pienso que es una leyenda. Pienso que esto no le va a afectar en nada. Y el sábado vamos a estar los dos listos. No hay excusa. Mapapanood po ang Pacquiao-Ugas fight sa linggo, August 22 live via satellite sa GMA7 at mapapakinggan rin sa Super Radio DZBB. Kung dati sa bare months, nagsisimula ang panahon ng Kapaskuhan, abay, mas napaagang ngayon sa Malolos, Bulacan. May mga negosyante kasing advanced mag-isip at nagsimula ng magbenta ng parol. Kapapasok pa lang daw ng Agosto, ay gumagawa na sila ng parol. Matumal pa ang bentahan ngayon, pero pagdating daw ng Setyembre, tiyak nadadami ang kanilang mga customer. May mga namili na rin ng maaga para mas mura. Sana raw, maligaya pa rin ang Pasko kahit may pandemic at sana'y magkasama-sama ang mga miyembro ng pamilya. Huli ang apat na suspect sa ilegal na bentahan ng COVID-19 antigen test kits online. Nakuha rin sa kanila ang 5 milyong pisong halaga ng saliva test kits. May unang balita si John Consulta. Kahong-kahong COVID-19 antigen test kits ang bumungad sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ng salakay ng isang opisina sa Pasig City. Arestado negosyante si Paul Henry Ferraz at tatlo niyang tauhan sa bypass operation ng CIDG QC at Pasig Police. Ayon sa CIDG, sangkot daw ang grupo sa ilegal na bentahan ng COVID-19 antigen test na inilalako online sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Pinagbabawal ito pong online selling ng test kit, yung rapid test kit kasi hindi po natin alam kung yung po ay peke or totoo. Pag na-test sila, nakita nilang negative sila, yung pala ay hindi maayos na test kit, baka mapahamak sila at mapahamak yung mga kasamahan nila, yung lalo na yung sa family. Bukod sa COVID-19 antigen test kits, nakarecover din ang rating team ng mga saliva test kits na may kabuwang halaga na 5 milyong piso. Sinisikap pa rin namin makuna ng pahayag sina Ferraz na nakaharap sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration na. Dapat doon lang tayo sa mga lehitimo at autorisado ng Food and Drug Administration ng mga outlet kung walang garantiya na iyan ay totoong test kit. Ayon sa CIDG, may iba pa raw mga kasamahan ang mga naarestong suspect na nagbebenta ng COVID-19 antigen test sa ibang bahagi ng Metro Manila at mga karating na probinsya. Kaya naman tuloy-tuloy daw ang kanilang magiging operasyon. Yan ang unang balita. John Consulta, buong puso para sa Pilipino. Dodobanday pa rin ang mga polis sa checkpoint sa Batasan San Mateo Road ngayong huling araw ng ECQ sa Metro Manila. Ano naman kaya ang tingin ng ilang mamamayan na simula bukas nasa modified ECQ ng NCR? Mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Ivan, good morning. Ngayong huling araw ng ECQ sa Metro Manila ay mahigpit pa rin yung pinapatupad na checkpoint dito sa Batasan San Mateo Road na boundary ng Quezon City at San Mateo Rizal.
yung ilang mga lumabag sa health protocols at curfew ay tinikita ng pulisya. Mula San Mateo Rizal, maagang bumiyahe para pumasok sa kanyang trabaho sa Mandaluyong, ang security guard na si Isidro. Pabor siya sa naging desisyon ng IATF na isailalim na sa MECQ ang Metro Manila simula bukas. Okay naman siguro sir, MECQ na lang pero higpitan pa rin yung ano, yung bawal pa rin yung hindi approve. Para sa delivery rider na si Roberto, mainam din na mag-MECQ ng NCR. Okay lang po ang MECQ para po makontrol din yung volume ng tao na lumalabas. Marami na rin nahirapan sa ano yung income natin, halos nagigipit. Kahit po kami, nagdo-double ano na po kami, trabaho para po makasurvive lang. Pabor din ang mga driver na amin nakausap. Ang jeepney driver na si Nelson, 200 pesos na lang daw ang kinikita kada araw na pinapagkasya nilang mag-anak. Mas pabor po kami ganoon sir kasi sa ngayon talagang walang kinikita sir, ang hirap. Hindi kami makaboundary. Maganda sana MECQ na. Para medyo yung pasahero, dalawa na. Pero may ilan din namang hindi pabor at sana raw ay na-extend na lang ang ECQ. Kung extend, mas maganda din po kung extend kasi mas ano ngayon eh. Mas parami ng parami yung ano ngayon. Opo. Maigpit pa rin ang sinasagawang checkpoint sa Batasan San Mateo Road. Hinahanapan ng ID ang mga motorista at inaalam ba kung sila ay apor. Mahigit 4 na po ang natikita na lumabag sa curfew at health protocols. Ang isang lalaki walang suot na face mask. Ngayon ala ko po kasi pagkasama sa isang bahay, okay lang. Pero mali po namin talaga. Mayroon din namang tinikita na hindi tama ang pagkakasuot ng face mask. Dala lang ng helmet pag bano, lagay. Di ko na napansin kasi pag hangin kasi di nararamdaman yung face mask eh. Samantala Ivan, ito ang sitwasyon ngayon dito sa checkpoint. Mahaba-haba yung pila ng mga sasakyan na papasok dito sa Quezon City. At tulad na nakikita nyo, iba yung lane para sa mga nakamotorsiklo at nagbibisikleta. Ang nagpapatupad po ng checkpoint ay mga tauhan ng District Mobile Force Battalion ng QCPD. May augmentation din ng HPG, Joint Task Force NCR at BFP. Umabot na sa mahigit 50 yung natikitan simula kagabi hanggang ngayong umaga dahil doon sa mga paglabag sa curfew at health protocols. Sa kabilang lane naman, itong Batasan San Mateo Road na patungo doon sa San Mateo Rizal ay maluwag yung sitwasyon ngayong umaga pero may nakita din tayo mga pulis na nakatalaga doon. Yan ang unang balita mula rito sa Batasan San Mateo Road. Ako po si James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Isa sa mga hamon na kinakaharap ng vaccination program contra COVID-19 ang vaccine hesitancy o takot na magpabakuna ng ilang individual. Nakakadagdag pa rito ang mga tinatawag na anti-vaxxers o yung mga vocal kontra bakuna sa social media. Para bigyan tayo ng mga paglilinaw, makakapanayam natin ngayon si UP College of Medicine Dean Dr. Charlotte Chong at Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi. Magandang umaga po sa inyong dalawa, ma. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po. Kay Dr. Charlotte po muna tayo. Isa po sa mga sinasabi ng mga nagdadalawang isip pa rin magpabakuna kontra COVID-19 ay duda sila kung ligtas ba ang mga COVID-19 vaccine. At ano po masasabi niyo dito, Dr. Chong? Napakaligtas po ng mga bakuna against COVID-19. Yung nga pong aking sariling nanay ay pinabakunahan ko and she's 94 years old. Mm-hmm. Eh, yung iba po ay natatakot doon sa mga sinasabi ng mga side effects. Eh, ano ho ba yung mensahe niyo doon sa mga yan ho ang iniisip, Dr. Chong? Yung po mga sinasabing side effects, ito po yung reaksyon doon sa bakuna. Tulad ng medyo masakit kung saan binakunahan, nagkakaroon ng konting sakit ng ulo, medyo konting lagnat. Kasama po yun sa natural na reaksyon ng ating katawan pag tayo binabakunahan. Hindi po talaga yung side effect, kundi yun ay reaksyon lamang sa bakuna. Mm-hmm. At yun naman po ay hindi tatagal sa 2 araw. Karamihan po ay 1 araw lamang. Mm-hmm. So hindi tayo dapat natatakot doon. Opo. Kay Dr. Legazpi naman. Dr. Legazpi, may mga individual naman po na naghihintay raw muna ng mas gusto nilang brand ng bakuna. Eh, pare-pareho lang po ba yung proteksyon na maibibigay ng iba't ibang brand ng COVID-19 vaccine, Dr. Legazpi? Sa mga lumalabas na eksperyensya namin sa PJC, pare-pareho lang. Ang katunayan dyan, ang mga na-admit na mga nabakunahan na mga pasyente, walang isang bakuna na nangingibabaw, no? Mm-hmm. Whether Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Sinovac, pare-pareho lang ang dami ng mga pasyenteng na-admit
kung sila'y magkakaroon ng COVID ulit. No? Pero pare-pare ang epekto nila. Mm-hmm. Konti ang lumalala sa severe o critical. No? So yun, I think yun ang importanteng malaman dyan. Mm-hmm. Dr. Legazpi, ano yung masasabi niyo sa pagbabakuna sa mga bata kontra COVID-19? Kasi may mga sinasabi na kailangan na hurugain para sa protection din ng mga bata. I think kung ayon yung susundan na nangyayari sa buong mundo, no? Pagkatapos mabakunahan ang karamihan ng adults, lalo na yung mga population na at risk o yung mga vulnerable, tsaka po natin pupuntahan ng mga bata. Totoo pong pinapakita na maaaring na kakailanganin mabakunahan ng mga bata, pero hindi pa sa atin, sa ating sitwasyon ngayon, hindi pa sa ngayon. Ang mas kailangan natin mabakunahan ng mas marami ng mga adult population na at risk or yung mga talagang makikinabang sa pagbabakuna dahil mas madalas silang lumalabas sa bahay at nakikihalo sa iba. Opo. Ingat ko lang po kayo ng mensahe si Dr. Chong at saka si Dr. Legazpi. Mensahe po ninyo sa mga anti-vaxxer na nagsasabi na delikado ang bakuna. Marami na raw kasing natatakot dahil sa mga sinasabi nga nila, yung mga nakikita ho nila sa mga social media. Mensahe po ninyo Dr. Chong at Dr. Legazpi. Kumari lang po ay huwag na pala ganapin ang ganitong misinformasyon sa ating publiko. Dahil malaki na po ang problema natin sa COVID, huwag na po nating dagdagan pa. Ang masasabi ko lang po ay hindi po totoo na ang bakuna ay mas delikado pa kaysa sa COVID-19. Ang COVID-19 po ay nakamamatay, pero kung kayo mababakunahan, maiiwasan po natin na kayo ay magkaroon ng severe or critical COVID na mga kailangan po na kayo ay tutubuhin pa sa mga ospital pag kayo dinala doon. Apo, Dr. Legazpi? Tama po yun. Agree po ako na mas nakamamatay ang COVID-19 kaysa sa bakuna. No? Bilang director ng malaking ospital, kitang-kita po namin yan na nangyayari. At ang datos naman po yun, pinapakita na ang chance magkaroon ng masamang epekto ang bakuna, kasing laki ng chance ang matamaan ng sasakyan sa kalye. Kung inyong iahambing. Ano? So ako po bilang nagpabakuna ng mahigit 7,000 tao, napatunayan po namin na walang namatay ni isa, walang na-hospital ni isa. So napaka-safe po ng ating mga bakuna talaga ngayon. Okay, maraming salamat po UP College of Medicine Dean Dr. Charlotte Chong at PGH Director Dr. Gerardo Legazpi. Magandang umaga po sa inyo at mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda sa Caloocan ngayong araw. Ang iba na bigyan ng cash aid, hirap sa pagbabudget lalo na't bawas ang kita ng ilan ngayong ECQ. At live mula sa Caloocan, may unang balita si Darlene Chay. Darlene. Maris, may ilang beneficiaries na naghihintay magsimula yung cash aid distribution dito sa Andres Bonifacio Elementary School sa Caloocan. Yung ilang residente na nakausap naming natanggap na ang kanilang ayuda nitong mga nakaraang araw, nagpapasalamat daw sa tulong pero talagang hindi raw ito sapat para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kahit maghapong mamasada si Herman, swerte na raw siya kung kumita siya ng 300 piso. Wala pa yan sa dati 1,000 pisong kinikita niya sa pagbiyahe ng tricycle. Babawasan pa yan ng panggasolina. Walang pasahero. Maraming nawala ng trabaho. Yung iba, nagbabike. Ganun. Yung mga dating pasahero namin, wala na. Nakakuha siya ng 2,000 pisong ayuda bilang bahagi ng mga apektado ng umiiral na ECQ. Pero talagang hindi raw ito sasapat kahit sa 5 araw lang na gastusin. Sa 2,000 pisong nakuha niya, 500 ang pinambili ng bigas. 1,000 sa groceries, ang natitirang 500 pinangbayad sa bahay. Hindi ma'am sasapat. Dahil lalo na ngayon, kinikita namin dito sa tricycle, kulang na kulang. Para kay Solidad, hindi rin sapat ang 3,000 pisong nakuha niya. Hirap ng buhay namin ngayon. Kulang po sa pagkain, ma'am. May anak po akong 4 na taon. Ako lang po nagtatrabaho. Wala raw kasi siyang kita tuwing may lockdown dahil natitigil ang operasyon sa pinagtatrabahuhan niyang pagawaan ng tuwalya. Kaya hindi niya mapagkasya ang 3,000 piso sa pagkain, gatas ng anak, bayad sa kuryente at tubig at iba pang gastusin sa bahay. Dito sa Caloocan, 81% na ng qualified beneficiaries ang nabigyan ng ayuda. Mahigit 300,000 pamilya na ang nakatanggap ng cash assistance. Ngayong araw, 15 ang payout venues dito sa lungsod.
Marisa, alas 8 ng umaga magsisimula yung cash aid distribution dito sa Andres Bonifacio Elementary School na isa sa pinakamalaking payout venue sa lungsod. 3,000 residente yung nakatakdang pumunta rito ngayong araw. Paalala naman ng LGU doon sa mga beneficiaries na hintayin muna yung kanilang nakatakdang schedule bago pumunta sa mga venue. Yan ang unang balita dito sa Caloocan. Ako po si Darlene Kay, Buong Puso para sa Pilipino. Parang walang pandemic ang malapiestang kasiyahang nahulikam sa isang barangay sa Davao City. Sa Iloilo City naman, dumarami ang mga bata nagpo-positibo sa COVID-19. Yan ang unang balita live ng host ng GMA Regional TV Early Edition, Caitlin Revilla. Caitlin, mayang aga. Ivan, nababahala na ang Iloilo City LGU sa pagdami ng mga kaso ng batang nagpo-positibo sa COVID-19 sa lungsod. Kaya tugon ng LGU na sana ay maisama na sila sa mga prioridad na mabakunahan kontra COVID-19. Sa datos ng Iloilo City Health Office, nasa 17 bata sa lungsod ang nagpositibo sa COVID-19 at kasalukuyang naka-admit sa mga ospital. Kaya inatasan na ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang City Population Office na ilista ang mga bata na edad 12 hanggang 17 sa lungsod bilang paghahanda na mabakunahan sila. Nag-worry man kita, kahit hindi man kita kasiling delta na, pero ang data na nagagawa, na ang sang una, sang original na virus na COVID-19. Ang mga kabataan daw ay man sang nagka-positive, no? Samantala, na-cremate na ang 12 taong gulang na bata mula sa barangay Balabag O'Haro, Iloilo City na namatay at na-discovering COVID-positive. August 15 ang isugod sa ospital ang bata matapos kakitaan ng sintomas ng COVID-19. Ngunit agad binawian nito ng buhay sa parehong araw. Isinailalim ito sa swab test at lumabas na positibo ito sa virus. Sa video na kuha ng isang concerned citizen, tila walang pandemya dahil makikita na parang piyesta at nagkakasiya ng mga tao sa isang lugar sa barangay Katigan, Davao City. Paliwanag ng punong barangay, dinarayo raw ang kanilang lugar dahil sa magagandang tanawin dito. Ako mayroon yung sorry yun sa naitabo atong Domingo. Pero ako yung isaad po, nga din na tumusab. Siguro ko karang Domingo maubot, umabalik man ngayon po. Alaghan yun naitabo nga, dili nila ikaw yunan. Sa kabila nito, magsasampa pa rin daw ng kaso laban sa mga nagpasimuno ng aktibidad. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang mass gathering sa Davao City na nasa GCQ with heightened restrictions. Nag-viral naman sa social media ang isang screenshot ng usapan sa umano'y bentahan ng COVID-19 vaccination card sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa nasabing chat, nag-offer ang sender ng vaccination card sa halagang 1,500 pesos. Pinaghahanap na sa ngayon ang nasa likod ng modus. I can assure the public, number one, we will not tolerate anyone who's making money out of the pandemic, especially sa vaccination. Whether na maligya na o vaccination card or nadawat ng kwarta kaya na ay ipalusot during sa vaccination process. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang nagpost ng mensahe sa social media nang umano'y bentahan ng vaccination cards. Ivan, dito sa Iloilo City, nagpahayag ang LGU na i-accommodate na sa vaccination sites ang mga hindi nakapag-register at mga hindi residente ng lungsod na gustong magpabakuna. Pero gagawin lang ito isang araw kada linggo. Yan ang latest mula sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition maya-maya pagkatapos ng unang hirit. Ivan? Maraming salamat, Caitlin Revilla. Kinapayagan na rin ang mga walk-ins sa Antipolo pero para lang sa piling grupo. At live mula sa Antipolo, may unang balita sa Bam Alegre. Bam, sino-sino lang ba ang pwedeng mag-walk-in dyan sa bakunahan dyan sa Antipolo? Maris, good morning. Itong mga piling grupo na ito particularly yung mga senior citizens, pati yung ilang mga nakatanggap ng first dose tapos sa kumbaga past their deadline na sila. Ito yung pinapayagan mag-walk-in vaccination dito sa Antipolo.
yung mga hindi senior citizen, hindi pwede basta-basta lang pumunta rito, Maris. Dapat pa rin sila makatanggap ng text message mula LGU kaugnay ng kanilang schedule. Papayagan mag-walk-in ang mga nakatanggap ng first dose ng Sinovac at hindi pa nabakunahan ng second dose nito na mahigit 28 days. Kumbaga, ito ay paso na dun sa prescriptive na range na dapat siya makatanggap ng second dose. Pero posible lang ito sa dalawang vaccination center, sa iMall Antipolo at dito sa Inares Event Center kung nasan tayo ngayon. Sa mga nakatanggap naman ng first dose ng Pfizer at hindi pa nabakunahan ng second dose sa loob ng 21 days, maaari rin sila mag-walk-in, hindi dito kundi sa Robinson's Place Antipolo at sa SM Cherry. At magdala rin ng ID at patunay na sila residente ng Antipolo kung sila sakaling mag-walk-in dito. Ito naman yung situation ngayong umaga dito sa Inares Sports Center. Itong nasa likuran natin, ito yung pila para doon sa libreng swab test naman. Pero yung mismong pila sa vaccination dito sa area na ito, konti pa lang sila naka-line up kasi ito yung mga sure na meron silang schedule. Sa third floor naman sila na itong Inares Sports Center. At ito ang latest dito sa lungsod ng Antipolo. Bamalagre, buong puso para sa Pilipino. Pinagsisita ng mga operatiba ng IACT ang ilang pasahero sa EDSA Carousel na hindi naman apor pero nasa labas. Ang iba, quarantine pass o vaccination card lang ang dala. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan? Susan, hindi pinasakay at pinauwi na lang yung mga nasitang hindi apor na pasahero dito sa may EDSA bus carousel sa Muñoz. Ang sabi kasi ng IACT, hindi uubra na quarantine pass o vaccination card lang ang ipapakita para patunayan na ang pasahero ay apor. Kailangan talaga ng ID ng pinagtatrabahuan o Certificate of Employment doon sa establishmento na pinapayagang mag-operate ngayong ECQ. Sabi ng mga taga-IACT, ilan sa kanilang mga nasita, mga taga-Caloocan at San Mateo Rizal na dumadayo dito sa Balintawak sa Quezon City para mamalengke dahil mura raw rito ang mga bilihin. Hindi raw ito pwede kung wala silang may papakitang kaukulang dokumento, lalo pa tumatawid sila ng lungsod. Hindi tulad sa ibang lugar, hindi naman naninikit dito ang IACT ng mga pasahero. Ang panikit nila ay para doon sa mga bus na hindi sumusunod sa health protocol gaya ng one seat apart. Sa ngayon, wala pa namang bus dito ang natitiketan dahil sa dikit-dikit ng mga pasahero o overloading. Bukod dito sa Muñoz, nakakalat din ang iba pang tauhan ng IACT sa iba pang istasyon ng EDSA Carousel gaya sa pinuntahan din natin kanina na Main Avenue Station sa Cubao. Susan, ito naman ang pila ngayon ng mga pasahero dito sa Muñoz. Kung makikita ninyo, mahaba na yan. Diyan na sa taas ng tulay, paikot na yan dito sa nakikita natin sa may kaliwa ko. Mas humaba ngayong oras na ito kumpara kanina. Sunod-sunod naman yung dating ng mga bus. Kasi itong mga bus na to, galing pa to, dumaan na to ng monumento, ng Balintawa, kaya may mga sakay ng pasahero. Samantala, ito naman ang sitwasyon ng trapiko dito sa aking kanan. Ito yung southbound. Maluwag sa mga oras na ito, pero itong aking nasa kaliwa, yung northbound lane, kung mapapansin ninyo, tukod na ang traffic ngayong oras na ito. Yan muna ang sitwasyon mula rito sa may EDSA Muñoz. Ako po si Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino. Lalaban para sa inang bayan. Yan ang battle cry ng anim nating para-athletes na lalahok sa Tokyo 2020 Paralympic Games. Sa virtual send-off na idinaos para sa kanila, kabilang sa nagbigay na mensahe, ang apat na Pinoy medalists sa Tokyo Olympics na sina Heidelin Diaz, Carlo Paalam, Nesty Petesio at Yumir Marshall. Sinabi naman ni Pangulong Duterte sa kanyang video message na asahan daw ng Paralympians ang suporta ng buong bansa. Buong puso't lakas naman daw lalaban sina Gerald Mangliwan at Jeanette Aceveda sa para-athletics, Ernie Gawilan at Gary Behino sa para-swimming, Alain Ganapin sa para-taekwondo at Achelle Guion sa para-powerlifting. Gaganapin ang Tokyo 2020 Paralympic Games mula August 24 hanggang September 5. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.